Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat dyan? So, andito na naman tayo mga idol. Gagawa na naman tayo ng ice cream. So, kakarating ko lang galing sa palengke. So, ito yung mga ingredients natin na pinamili mga idol. So, ganito lang na ganito lang yung ginagawa natin no, mga idol. Pagka maubos yung ice cream natin, palengke na naman tayo para gagawa na naman tayo ulit. So, bumili tayo ng beer brand mga idol na ito, 300 grams. Yan. Tapos yung Alaska condensed. Yan. Ayan, 377 grams mga idol, yung condensed natin na Alaska. Tapos yung ibap natin 360 ml mga idol, oh. Yan. Siyempre yung kasama natin mga idol, yan. Ito yung pinaka importante natin na ice cream natin. Ingredient natin. Tapos asukal mga idol, 2 kilo at kalahati. Tapos yung milk boy mga idol, to milk boy. Yeah. Original yan siya. Hindi tayo pwedeng gumamit ng local dito sa ice cream natin. So sa mga nagtatanong diyan na skin milk ba yung milk boy? So skin milk po 'yon. Ito siya, skin milk. Tapos milk boy yung pangalan niya. Original na gatas to. Kasi may local dito mga idol eh, na skin milk. Yung pangalan niya Farmland. 'Yun yung local. Mura lang 'yon ang kilo doon. Siguro nasa mga 55 lang yata yung isang kilo nun. Pero ito mga idol, ang kilo nito sa milk boy na to, 280 ang isang kilo. Pero sa ibang tindahan, mayroong 320. So depende mga idol sa nagtitinda. Pero iisa pa rin siya, milk boy pa rin. So ayan mga idol. Wala na. Ah, ito mga idol, yung asin natin. Pinakalas natin yung ingredients mga idol, yung asin. Yung asin natin mga idol na yung binili ko dito, 7 kilo yan mga idol. So sa kalating kilo na kasabaw na lulutuin ko, so gagamit ako ng asin na 7 kilo. So kapag gagawa ko ng ice cream na 1 kilo yung kasabaw, so medyo marami yun. So ang asin na magagamit ko doon sa mga 10 lang. So medyo makakatipid tayo doon sa asin pagka 1 kilo yung gagawin natin. So ayan mga idol. So magpapulo na ako ng tubig doon sa kala natin. Sundan nyo na lang tong video mga idol hanggang matapos. So ayan mga idol, magpapulo na tayo ng tubig no mga idol. Okay. So sa pagpapulo natin dito mga idol, kailangan po siya na talagang kulong-kulo talaga yung tubig natin. Ayan. So yung tubig pala mga idol na papakuloy natin, 6 na litro yan sa kalahating kilong kasaba. Pero hindi ko na sinusukat yan mga idol dahil estimate ko na yan kung hanggang saan yung 6 na litro. So ayan, yan, sakto na yan sa 6 na litro mga idol. So tansyahan na lang yung ano ko, no, yung paglagay ng tubig. Hindi na sinusukat. Tapos takpan natin. Tapos sindihan lang natin mga idol, no. So kailangan dito mga idol, pagtingin natin na kumulo na siya, so kakaumpisa pa lang siya sa pagkulo. So wag mo muna natin kukunin siya agad. Wag mo muna natin i-boost doon sa kasaba natin. Kasi sigurado mga idol, pagka gagawin natin yan, talagang hindi masyadong maluto yung kasaba natin. Kaya yung ice cream natin, pangit po yung resulta. So ang discarded dito mga idol, para nakasigurado tayo na kulong-kulo na talaga yung tubig natin. Pagkatingin natin nan, kumulo na siya. So, hindi muna natin kukunin. Hayaan muna natin siya ng mga 15 minutes pa. Pagka 15 minutes, 20 minutes. Yan. So, sundan nyo na lang tong video na to mga idol. Dahil ituturo ko sa inyo, step by step yung paggawa natin sa ice cream na mga idol. Dahil marami kayong nagre-request dyan na kung paano gagawin natin yung ice cream. So ito nga pala yung gata natin mga idol, no? Yan. 2 kilo yan mga idol. Dalawang balot. So yung isa mga idol, ito yung pangtunaw natin sa kasaba. So tunawin na natin yung kasaba mga idol, no? Yung kalating kilo kasaba. So, tunawin lang natin ng maayos mga idol, no? Para pagbuhos natin doon sa pinakulo natin tubig dito.
talagang lutong-luto talaga siya. Hindi hilaw yung kasaba natin. Yan. So yan, pagka matunaw na natin mga idol, so i-transfer na natin dun sa tubo natin. Yan. Yan, lagyan na natin mga idol. So ayun mga idol, buhos natin yung pinakulot natin tubig, no? Mga idol. Yan o. Sabi, init. Wah! Mga idol. Okay. Balukayin natin agad mga idol. Yan. Lapot na agad. Ayan siya, oh. Ayan. Kapag tubig yung ginamit natin sa pagtunaw sa kasabaw mga idol, pagbuhos natin sa pinakulo natin tubig, so hindi po ganyan yung kulay niya. Hindi siya puti. Ano siya? Parang kulay brown. Kapag tubig yung pagtunaw natin sa kasaba. Ayan. Puti-puti siya mga idol, no? Parang ice cream siya, oh. Yan, oh. Yan, oh. So kapag mahalo na natin ng maayos to, so yung mga ingredients natin, so pwede na natin itong paghalo-haloin lahat dito sa palanggana. Yan, tapos lagyan natin yung gata natin mga idol na isang balot. Tapos lagyan natin yung asukal mga idol, no? Yung 2 kilo kalahati yung asukal natin. Tunawin natin mga idol. So napakadali lang po itong gawin mga idol talaga. Yung ice cream. Ang medyo mahirap lang natin na gagawin dito mga idol, yung pagpapaalsa na dun sa cart bukas ng umaga. Bukas ng umaga pa ito natin papalsahin. Kasi pagkatapos natin dito ngayon sa mga ingredients natin, pag halo-haloin lahat, so ibabad pa natin ito. Mamaya makikita nyo kung paano natin ibabad. So magdamag po siya nakababad. Tapos bukas ng umaga natin siya hahaluin, papalsahin. Yun. Ano na mga idol? Tapos isunod natin yung mga condensed tsaka ibop. So ipagsama-sama na natin yung lahat mga idol na may ingredients na yan dito. Tapos kapag masama-sama na natin yan, ilagay na natin dun sa tubo na yung may niluto tayong kasaba at gata. Yan, pagsabay na natin mga idol. Paglagay yan. Lagay na rin natin yung milk boy mga idol, no? Tapos yung beer brand. Lagyan na rin natin. So kaya tayo naglalagay ng beer brand mga idol, dahil yung beer brand malasang malasa talaga yan. So pwede rin naman na hindi na tayo maglagay ng beer brand dyan, dahil may milk boy na tayo. Yan lang talaga yung pinaka-ingredient dyan sa ice cream mga idol. Pero yung mga beer brand na yan tsaka yung itong mga condensed ibop, additional na lang yan mga idol. Depende na sa atin yan kung magdagdag pa tayo ng mga ibang mga pangpalasa dyan. Pero ang pinaka ingredients lang talaga para makagawa na tayo ng ice cream. Asukal, kasaba, gata, tsaka milk boy mga idol. Yan. Yung 4 na yan pwede na tayong makagawa ng ice cream dyan. So depende na sa atin yan, no? Kung damihan natin ng gatas tulad nito mga idol, kalahating kilo yung milk boy, so pwede natin yan gawing 1 kilo, pwede yan natin gawing 1 kalahati, 2, pwede yan, nasa sa atin na yun. Yan. So meron palang nagtanong sa akin kung
pwede pa ilagay yung condensed na ube. So, pwede pa yung ilagay, pero dapat yung ice cream mo na gagawin, isang flavor lang. Ube lang talaga siya. Oo. Hindi ka nagagawa ng ibang flavor. Katulad nito mga idol, yung ginawa kong ice cream ngayon. Tatlong flavor to eh. Tatlong flavor yung gagawin ko dito. So, pwede po yun. Kapag isang flavor lang ang gagawin mong ice cream. Ube lang siya. Kasi kung haluan mo na siya ng ube na condensed, tapos gagawa ka pa ng ibang flavor pa, so, magkakaiba na ang lasa nun. May ube na, tapos, halimbawa kung lalagyan mo pa ng avocado, kaya mangga, so parang hindi na maganda. So kapag maglagay kayo ng ano, condensed na ube, pwede yun sa isang flavor lang. So namix na natin lahat mga idol, no? Yung mga ingredients. So ilalagay na natin dun sa tubo. Yan mga idol, lagay na natin. So mix muna natin siya. So parang hindi na kayang i-mix natin mga idol, no? Dahil parang ano siya, balit maiksi lang yung panghalo natin. So gagamitan natin ng yung panghalo natin na ginagamit sa pagpapaalsa. Yun mga idol, ito yung panghalo natin. Yan. Mix natin sa maayos mga idol, no? Para yung ingredients natin tsaka yung saba mag-mix talaga siya. Ayan mga idol, no? Yan, saktong-sakto talaga mga idol. Kapag mahalo na natin lahat yung ingredients, talagang punong-puno talaga yung tubo natin. Sakto lang talaga siya. Yan, oh. Yan. So, ibabad na natin ito mga idol. So, yan mga idol, ibabad na natin, oh, mga idol. Yan. Meron akong naka-ready dyan mga idol na, ano, dalawang tubo. So yan natin lalagay. Nagati-ati lang natin dyan. Stop natin. So ayan mga idol, gagamit lang tayo ng hose sa pagtanggal natin ng tubig. Ayan. So yung tubig na yan mga idol, napakaalat talaga yan. So pwedeng yung mga damo dyan, pwedeng mamamatay yung damo. Saglit lang, 2 hours lang mga idol, patay na yung mga damo dyan. Sobrang alat yan. Maalat pa sa dagat yan mga idol, yung tubig na yan. Na gagamitin natin mga idol, no? So dudulugin na natin. Gagamit lang tayo ng ice pick. Mga idol, tapos na natin dinurog yung yelo natin. At so yung yelo natin na nagagamit natin mga idol, halagang 140 yung yelo na magagamit natin. Saktong-sakto talaga yan. Hindi tayo mabibitin, matigas talaga yung ice cream natin diyan. So ilagay na lang natin yung isang tubo mga idol, no. Pero walang laman to mga idol. Yan oh. Yan. Makita niyo walang laman yan. Yung dalawa lang yung may laman kasi yan yung papaalsahin natin. Tapos pag mapuno na yan, so yung isang tubo, sasalin na lang natin dyan. Kasi kunti lang yung ginawa natin mga idol, no? Kalahating kilo lang. Ang puno kasi nito mga idol, sa tatlong tubo na yan, at isang kilo at 1/4 yung kasaba na gagamitin natin. Tamang-tama talaga yan na mapuno yung tatlong tubo na yan sa ganun na luto. So takpan na natin, no, mga idol, para lagyan na natin ng kilo at asid. Una natin ilagay dyan, ilo. Paikot lang natin siya, no? Yung ilo natin, paikot lang, ganyan. Yan. Tapos silipin lang natin siya kung saan yung mas kunti. So dagdagan natin. So banda dito, kunti siya.
So tatagan natin para mapantay siya mga idol, no? Para mapantay yung nilo natin. Tapos lagyan natin ng asin mga idol. So sa paglagay sa asin mga idol, paikot lang din natin siya, no? Yan. Pantay din siya mga idol, pantay. So yung isang kilo hindi natin ubusin. Tinitin lang natin siya na sakto na. Tapos yelo na naman. Ganyan yung mga idol, paglagay, no? Kalat natin siya ba? Tapos asin na naman siya. So ganun pa rin ang proseso mga idol, hanggang sa mapuno siya. Yellow asin lang siya. Pusa. Mapuka. So yung mga idol, pinapalsa na natin. Krimi-krimi na siya. Yun. Lagyan na natin ng flavor mga idol. Yan. Ito yung flavor na ginamit natin mga idol. Primera. Kunting patak lang ito mga idol. Malasa na malasa ito yung ano natin. Yung ice cream. Ubi to. Yung with color na siya. Yan o. Ang bango niya. Patakan lang natin. Yan mga idol. Ang bango. Yung isa bukado yan. Bukado. So ito mga idol yung ice cream natin, no? Mga idol. So balukayin na natin kasi yung gilid nito mga idol. Ito. Yan. Matigas na yan. Tapos dito sa gitna. Ayan o. Ayan, malambot. So, palupayin natin siya, no? Ganyan lang mga idol, no? Ayan. Ayan. Igit na natin yung matigas. Ayan. Para magpantay na yan, ang tigas dyan. So, pwede natin siyang i-scoop. Pwede na ibinta yan. Saglit na to, mga 5 minutes. 5 minutes lang. Pwede na i-scoop yan. Ayan o. Patigas na yan eh. Yan. Ayan na mga idol, yung ice cream natin. O. Yan. So, matigas na yan mga idol. So ganyan yung itsura dyan mga idol pagka ano, pagka patigasin natin siya. Kumbaga butas siya sa gitna. Dahil yung yelo natin nasa gilid kasi, ayan mga idol oh. Ayan. Nasa gilid. Para mas mabilis yung pagtigas niya. So ganyan natin ang itsura niya. Ganun ang style niya. May butas sa gitna. Ayan oh. Yung yelo sa gilid. So napakatigas yan. Eh mga idol, testing na natin yung ice cream natin ng mga idol. So, grabe yung tigas mo. Oh. Kasi yung ice cream mga idol. Oh. Ganyan yung pag-scoop natin. Paikutin natin yung ice cream. Yan. Oh. Sarap ng ubi yung mga idol. Bukado. Vanilla.
Yung